Hello everyone! Kumusta po kayo? I pray na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Today is Good Friday. What is good about Good Friday? So Good Friday is the event wherein we commemorate the day of suffering and death of our Lord Jesus Christ. Ano po ba yung ginagawa ni Jesus? You know what? Jesus willingly sacrificed His life to redeem us from our sins. Allow me to read to you yung sa John chapter 10, verse 17 and 18. Kung ano po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Sabi rito, "Mahal ako ng Ama dahil iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila, at pagkatapos ay muli akong mabubuhay. Walang makakakuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan din akong bawihin ito. Sinabi ito ng aking Ama sa akin." You see, according to John chapter 10, verse 17 and 18, Jesus willingly sacrificed His life to redeem us from our sins. Ito rin ang pahayag ni Apostle Paul tungkol sa mabuting balita patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo na makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 8. Ang sabi po rito, "Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya." And in verse 4, ito yung pinakamahalaga. Sabi ni Pablo, "Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang mga 12 apostol. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mga mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. Ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita rin siya kay Santiago. Pagkatapos, sa lahat ng apostol. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin." Yan po ang mabuting balita patungkol kay Kristo na ipinapahayag po ni Apostol Pablo, na si Kristo'y the death of our Lord Jesus Christ, His suffering. And on the third day, siya po ay nabuhay na maguli at umakyat sa langit. Nagpakita sa mga apostles at nagpakita sa maraming tao, sa 500 katao, and then sa iba pang mga tagasunod ni Kristo, and then umakyat siya sa langit. Yung pong resurrection, napakahalaga po yun sa buhay po ng Kristiyano. So what's good about Good Friday? So ngayon po, we remember the day Jesus willingly sacrificed or willingly suffered and died by crucifixion as the ultimate sacrifice for our sin. Kaya po tayo nagdiriwang ng tinatawag po nating Semana Santa bilang isang mga Kristiyano. According sa 1 Peter chapter 3 verse 18, Christ suffered for our sins once for all time. Minsan lang po na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagsuffered para sa ating mga kasalanan. He never sinned according to Peter. But He died for sinners. He died for you and me. Why? To bring you safely home to God. He suffered physical death,
but he was raised to life in the spirit. That is found in 1 Peter chapter 3 verse 18. Wow, mga kapatid. That is the reason why we celebrate Good Friday, and it is followed by Easter, the glorious celebration of the day Jesus was raised from the dead. So ito yung victory over sin and death, and pointing ahead to a future resurrection for all who are united to Him by faith. So tayo rin po, dahil po sa ating pakikipag-isa o pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, tayo rin po ay makakaasa na mabubuhay na maguli. Ito po ay ayon sa Romans chapter 6 verse 5, na kung saan sinasabi rito, at kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad na muli niyang pagkabuhay. Alam niyo po mga kapatid, ito po ang buhay isang Kristiyano, na kung saan mayroon po tayong inaasahan na pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo at siya po ay babalik, tayo rin po ay mabubuhay na maguli. That's why we commemorate, we celebrate itong Good Friday, and the second is the Easter, kung saan yung resurrection ng ating Panginoong Jesus. So para magkaroon ng meaning o halaga ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay, una, kailangan maunawaan natin ang bad news. Kasi pag hindi natin naunawaan ang bad news tungkol sa condition natin bilang isang mga tao, as sinful people under condemnation, we will never understand the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa kailangan maintindihan natin yung bad news. Ano ba yung bad news? Bakit dumating ang ating Panginoong Hesukristo para iligtas tayo sa ating mga kasalanan? Ano ba yung naging problema? Mayroon pong problema, kapatid, na dapat natin maintindihan. That is why we are eagerly sharing the good news about the Lord Jesus Christ, na siyang binanggit ko kanina sa 1 Corinthians chapter 15. The death, the suffering, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ayon sa Romans 3:23, kailangan po natin itong maunawaan para maintindihan natin ng good news. Una, mayroong bad news. Second, there is a good news. So ito po ang problema nating mga tao. Sabi rito sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, makikita po natin dito, lahat po tayo nagkasala at hindi po tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos dahil sa ating kasalanan. So dahil tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos, ano ang ginagawa natin? So we know that we have sinned against God. Ang kadalasang ginagawa natin para tayo ay maging tama sa harapan ng Diyos, because alam natin sa sarili natin that we have sinned, ang kadalasang ginagawa po ganito po, mga kaibigan, mga kapatid, gumawa ng mabuti sa paniwalang tayo ay tatanggapin ng Diyos dahil sa paggawa natin ng mabuti. O kaya pagiging religyoso, or ikaw ay joining religious groups, or paghahandog, pagsunod sa kautusan, pagpapahirap sa sarili tulad ng ginawa ni Kristo. Alam niyo po, ang lahat ng ito ay hindi karapat-dapat sa Diyos para tayo ay maging matuwid sa harapan niya. Bakit? Dahil tayo po ay makasalanan. Hindi na po natin kailangang pahirapan pa ang ating sarili para ipakita sa Diyos na tayo ay nagsisisi. Sabi nga ng Panginoong Hesus nung nandun siya sa cross, sabi niya, it is finished. Tapos na po ang ginawa ng Panginoon. So what should we do? Mga kapatid, it is my prayer, mga kaibigan ko na kayo po ay nakikinig ngayon, it is my prayer na kayo po ay magkaroon ng pangunawa at relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ang batayan po natin ay paggawa ng mabuti, or joining a religious group, or pagsunod sa kautusan, or pagpapakahirap sa sarili, hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili, mga kaibigan o kapatid.
Sabi po, ayon sa Hebreo 10 verse 1-7, pakinggan niyo po itong mabuti. Ngunit ang paghahandog na ginagawa nila taon-taon ay siya pang nagpapaalala sa mga kasalanan nila. Ito po ay noong mga panahon po ng Old Testament that every year po sila po ay naghahandog para sa kanilang mga kasalanan. Then verse 4, sabi niya rito, dahil hindi makapag-aalis, pakinggan niyo po, hindi makapag-aalis ng kasalanan ang dugo ng mga toro at kambing na inihahandog nila. Kaya nga, nang dumating si Kristo, si Jesus, dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao, kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog na paglilinis. Kaya sinabi ko sa iyo, narito ako para tuparin ang kalooban mo, o Diyos, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. You see, yung paggawa ng babuti or paghahandog o pagpapakahirap natin sa sarili to make right with God, it is not pleasing to the Lord. Mga kapatid, hindi po tayo magiging right sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsali sa mga religions or paggawa ng mabuti or pagsunod sa kautusan ng Diyos, kundi malinaw na sinasabi po ng aklat po sa Biblia at sa aklat ng Biblia, and even dito sa Hebreo, sabi niya, ang pinakamainam na handog na ginawa ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. You see, dahil po siya ay walang kasalanan. Siya po ang pinakamainam na handog na ibinigay po ng ating Diyos Ama para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ito po ay hindi naiintindihan ng maraming tao. They were blind. So, that's why ang ginagawa nila, papahirapan nila ang sarili. Ngayon, ang Diyos po ay nagbigay po sa atin ng magandang regalo. At ang sabi nga ng, ang sabi sa Romans 6, chapter 6, verse 10, ang sabi niya rito, minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. Mga kapatid, kung maunawaan po natin, and it is my prayer na ikaw po ay magkaroon po ng relasyon sa Diyos. Hindi po religion, kundi relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. That 2,000 years ago, our Lord Jesus Christ came. He willingly sacrificed His life. He gave His life to redeem us from our sins. At kung maintindihan po natin ito, mga kapatid, yung good news na ito, that is the beginning of a new life with our Lord Jesus Christ. The good news of deliverance only makes sense once we see how we are slaves by our sin. Tayo po ay naging slave ng ating kasalanan. Hindi po natin iyon alam. So since nung simula po tayo na ipanganak, magkasala na po tayo dahil po sa kay Adan. Dahil siya po ang ating unang tatay na nagkasala. So dahil sa kasalanan niya hanggang sa ngayon, sa panahon natin ngayon, tayo rin po ay nagkasala. That's why God, our Father in Heaven, make way. Sabi nga sa Bible, there is only one way. Jesus, John 14:6. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Jesus. Mga kapatid, ang sabi sa Romans chapter 24 verse 30, pakinggan niyo po ito. Napakaganda po itong chapter na ito. Sabi rito, verse 24, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. You see, tayo itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito ay regalo ng Diyos. So ito po ay regalo. Hindi po ito pinaghihirapan po natin. Ito po ay isang regalo na kung saan kailangan po nating tanggapin. And in verse 25, ito po ay sabi niya,
isinugo si Kristo Jesus sa mundo, isinugo siya sa mundo para ialay ang kanyang buhay, ialay, ibigay ang kanyang buhay, nang sa ganoon, mawala ang galit ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sumasampal, kung sasampalataya tayo sa kanya. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Ngunit noong una'y nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanang ginawa ng mga tao kahit na dapat siya'y pinarusahan, kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila. Yun siya mga kapatid, ang Diyos po ay nagtimpi sa atin dahil sa ating mga kasalanan. So ang sabi rito, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng dugo ni Kristo, ay mapatawad ang ating mga kasalanan sa paanong paraan? Kung sasampalataya tayo sa kanya. Ibig kong sabihin, kung tayo po ay maniniwala, sasampalataya sa kanya, sa Panginoong Jesus. It is all about faith. Kung ikaw po ay naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Ginawa ito ng Diyos para maipakita sa atin na matuwid siya. So, in verse 26, ito po ang sabi, isinugo niya si Kristo, isinugo niya si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya. Dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siya maging pagturing niyang matuwid sa mga makasalanang sumasampalataya kay Jesus. So you see, we become righteous before God because of our Lord Jesus. Because of our faith sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya in sabi niya 27, kaya wala tayong maipagmamalaki dahil ang pagturing sa atin na matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa ating pananampalataya kay Jesus. Sapagkat naniniwala tayo na itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus at hindi sa pagsunod sa kautusan. Ang Diyos ay hindi lamang sa Diyos ng mga Hudyo, hindi lang siya para sa Jew, kundi Diyos din ng mga hindi Hudyo o mga Gentile, tayo mga Gentile, dahil siya'y Diyos ng lahat. And in 30, iisa lamang ang Diyos para sa mga Hudyo at hindi Hudyo. At itinuturing silang matuwid ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. You see, that's a wonderful message to all of us. I-share nyo po itong message na ito. Kasi we have relationship with Jesus Christ, with God the Father, because of our Lord Jesus Christ. Naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos because of our Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, the problem is, kung hindi ka maniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, you will never be right before God. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ano dapat nating gawin? Ngayon naintindihan natin yung bad news, the bad news is, tayo po ay makasalanan. And the good news is, Jesus came to save us from our sin. Ito po ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. You see, hanggang sa simula, hanggang sa katapusan, ang sandigan ng ating pananampalataya ang ating Panginoong Jesus. Hindi po yan nagbabago. So hindi mo na kailangan pahirapan pa ang iyong sarili. So sabi niya rito, tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Mga kapatid, Jesus Christ endured the cross on Good Friday. Ngayong Good Friday, tiniis po ng ating Panginoong Hesukristo yung nasa krus siya. Yung dugo na dumadaloy sa kanyang katawan na dapat tayo ang napaparusahan dahil sa ating kasalanan, inako iyon ng ating Panginoong Hesukristo. So Christ endured the cross on Good Friday, knowing it lead to His resurrection. Alam niya na He will resurrect and it leads also to our salvation and the beginning of God's reign of righteousness and peace. Wow!
Ito rin po ang sabi sa Romans 5, 6 and 10. Sabi niya rito, nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid, bagamat maaring mayroong maglakas ng loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayon, itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati, kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at ngayon, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na maliligtas, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. You see, in First Peter chapter 2 verse 24, ito ang kanyang sabi. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin. Nang ipako siya sa krus para iwan natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Mga kapatid, I will end this message by saying to you in Romans chapter 6 verse 23, sabi niya, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Ang offer ni God sa atin ay eternal life o buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ikaw ay maniniwala, tatanggipin mo si Jesus as your Lord and Savior. Anong dapat mong kailangan gawin? Una, repent from your sins. Pagsisihan mo yung kasalanan mo. And then confess your sins to God, not to men, but to God. And then believe or accept Jesus. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Tanggapin mo siya as your Lord and Savior. That's all. Hindi mo na kailangang pahirapan ang iyong sarili o gumawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay resulta ng iyong relasyon sa Panginoon. We are not saved because we do what is right. We are saved because of what Jesus Christ did or done doon sa cross. Mga kapatid, I challenge you, if you are willing to receive and accept Jesus as your Lord and Savior, maaari nyo po kayong dumalangin sa Kanya at sabihin nyo po ang inyong nararamdaman sa Panginoon. Pagsisihan nyo po ang inyong mga ginawa. If I may, let me guide you. Pwede nyo pong sabayan ang panalangin ito. Pwede nyo pong, pwede kang yumuko or you can close your eyes at sabihin mo ito, Panginoong Jesus, maraming salamat po sapagkat ibinigay mo ang iyong buhay sacrificially, willingly para patawarin ako sa aking mga kasalanan. Naniniwala ako sa iyo. I accept you as my Lord and Savior. Thank you for forgiving me for all of my sins. And thank you for the eternal life na ibinigay mo sa akin. Amen. Ako na lang po ang mananalangin sa inyo, mga kapatid. Father God in heaven, I thank you for this person who are watching today. I pray for meaningful life sa kanyang buhay. I pray for anointing. I pray for the Holy Spirit to move sa kanyang buhay upang siya po, Panginoon, ay lumago sa kanyang relasyon sa iyo. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Nawa ito po ay magkaroon po ng magandang kabuluhan sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay. Shalom.